Karaniwan ang kapag bagong taon, marami sa atin ang gumagawa ng New Year's Resolution. Kabilang narito, si JV. At pangunahin sa kanyang listahan ay ang patuloy na magsumikap para sa kanyang mga kapatid na nawalay sa isa't isa. Itong taon na mula nang humagupit ang bagyong Ondoy. Pero sariwa pa rin sa alaala ni JV ang trahedyang idinulot nito. Doon po yung bahay namin, bigla na lang lumakas uli yung ilog. Tangay na po yung bahay namin. Yung mama na lang namin nandun sa tubig. Doon na po siya natangay. Taong 2015, pumanaw na rin ang kanyang ama. Ang pagkaulila sa mga magulang naging dahilan upang magkahiwa-hiwalay silang magkakapatid. Nag-uuling lang po ako para meron pang kain. Sina Joanne at Jessa May nasa pangangalaga naman ng isang foundation. Dapat po niyan tatanggapin yung isa lang po sa magkakapatid. Kaso po, tinanggap po kami dalawa ng ate ko. Kaya po hindi na pwede isa. Ang bunsong si Jamaica, naiwan mag-isa dito sa Antipolo. Umiiyak po mag-isa tuwing gabi po. Naaalala ko na lang po yung mga masayang nangyari sa amin nung buo po kami. Sa kasalukuyan, dito kina Melanie siya nakikituloy. Sana po magkakasama-sama kami magkakapatid. Tinipon namin sina JV, Jessame at Joanne para sorpresahin ang nangungulila nilang bunso. Masaya po ako nagkasama-sama kami ngayong Pasko. Ngayong bagong taon, positibo pa rin sila at naniniwalang darating ang araw na hindi na sila magkakahiwalay pa.